After which, ang kabuso ko rin. Huwag natin muna. Una, excited pa lang po, di ba? Yes, ito po yun para sa akin. Actually, sa amin dalawa ni Barbie, sinasabi niya din. Sabi ni Barbie, ikaw din mas nahirapan kasi ikaw yung nasa likod, eh, di ba? Ay, kayo nakaganon, di ba? Sobrang proud ako dun sa first sequence na nakita niyo naman po dahil hirap gawin. Isang araw mo namin, isang buong araw po yun. Napakaraming shots. Ang hirap po gawin na lahat pabaliktad. Yun po yung challenge sa akin eh. Laging shots ni Barbie first, scene ni Barbie first, and then kailangan kong copyin lahat exactly the same. Kung anong sukat ng paa niya, sukat ng ano niya. Kailangan kong maglakad, tumakbo pa ng paatras. Doon sa footbridge kanina, tumatakbo po ako ng paatras nang wala akong ang hirap hawa. Nun, no? Ang hirap po. Physically, sobrang technical po nitong show and very ano physically demanding para sa Aro. Actually, kay Barbie din naman. Sa akin, yun nga, ang hirap sa katawan dahil kailangan lagi ako mukhang likod eh. So yung dibdib ko naka-binder, as in naka-binder po araw. Nung unang taping namin, nag-acid ako. Kasi sa sobrang, syempre hindi naman ako sanay mag-binder, diba? Na-acid ako. And then para magmukha po siya likod, kailangan lagi ako dito ko, kailangan laging naka-palikod. So lagi naka-ganyan. Every scene. So minsan, kunyari 20 minutes yung eksena. Pagkatapos, parang nababali niya yung likod ko sa sobrang sakit. Pero rewarding dahil pag nakikita mo, ang ganda. Hindi ba sumakit yung likod mo dahil sa mga ilang eksena? Sumasakit po hanggang ngayon. Kasi ako, bayo ko sa po eh. May ano ako na, lagi ako nakaslouch. So feeling ko, sabi ko, salamat ko sa Karamia dahil pagkatapos nito, tumit na yung likod ko. May post, maganda na yung posture ko. Pero yun po, mahirap. Lagi ako nagpapamasahe kasi hanggang ngayon po masakit siya. Pero kaya po. How is it working with Barbie? First time, no? No. Meant to be. Meant to be first teleserye and magpinsan. Lagi kaming magkatugo sa mga projects namin. First time na nakatrabaho si Barbie sa Ang Darling Ko Aswang na movie. Hindi ko po alam po na with bossing po, bossing Vic. Magkapatid din po kami doon. So, sanay na po kami sa isa't isa. And grabe yung connection namin ni Barbie. Masasabi ko na sobrang naging close kami dito sa project na to. Para na po kami magkapatid. Walang showbiz. Wala kang mararamdaman na showbiz talaga. Para po kami magkapatid. Ang saya dahil siya yung kapatid ko dito. Para ang hirap. Hindi ko ma-imagine kung ibang tao na hindi ko kabisado pa. Yung eksena pa lang yung pinakita niyo yung dalawa dun sa pilot mo. Isa lang po yun. Medyo may mas masungit ba yung dating mo dito? How do you describe yung character? Hindi lang may... Sa nakita po natin, mabigat po yung character ko eh. Hindi siya masamang tao. Hindi siya kontrabida. Ano siya eh? Yung pinagdadaanan siya. Kaya siya nagiging ganun. Kaya siya... Sa simula, antipatika ako eh. Lagi akong negative magsalita, lagi akong parang mataray na, bayan. Sobrang nega kong tao, si Mia nakakatuwa. Pero habang tumatagal, makikita mo kung ba't siya nagiging ganun. Sobrang hard ng exterior niya kasi ang hirap. Actually, sa totoo lang, nakakaawa siya. And yun yung goal ko eh. Yun yung goal ko, makikmakwento ko ng maayos nang hindi sila naiinis kay Mia. Kapag maintindihan din nila yung pinagdadaan. Ang hirap po nun, wala kang katawan, di ba? Lahat, nauuhaw ka, kailangan mong ihingi sa kapatid mo. Nagugutom ka, nasi-CR ka, kailangan mo lahat ibig, kahit yung damit. Diba? So, nakakaawa po siya. Kaya very complex yung character kasi nakakatawa siya. Pag napanood nyo na po ng buo, nakakatawa siya. Nakakairita siya minsan. Hindi ko malalim eh. Madami pong layers yung character niya. Ang hirap na kailangan ko yun i-balance po sa lahat ng eksena. Kaya pressure. Pressure. Love square to. Mayroon na ba kayo nakuna ng mga eksena na partner. Wala pa actually with si Paul. Okay. Si Jack pa lang ang nakaka-eksena namin. So kayo ni Jack may something? Ako talaga magkakagusto kay Jack. Yun lang ang alam namin. Agawan. Pero ang tanong, paano papasok si Paul? Doon kami excited kasi wala pa hindi niya pa rin alam. Wala pa kami script. So alam lang namin hanggang doon na may conflict kami. Pero iniisip ko, paano kaya mag-ano yung landas namin ng character ni Chino? Kasi kami yung medyo out, parang, paano ba natin sabihin, parang outsiders. Kami yung medyo palaban, yung sobrang
kami yung medyo salbahe, yung ugali, parang may, kami yung mga naughty eh. So, hindi ko ma-imagine paano siya, paano gagawin dun sa character ni Chino. Wala pa kaming scenes with si Cole, wala pa. Yung isa lang, yung parang bangga. Sinabi mo kanina sa ay sorry mo sa ano mo na may laban tayo, what do you mean? Alam niyo naman po siguro kasi ba alam mo na natin kumbaga parang kami kasi nagtatanong lahat ng interview sinatanong pressure ba ganito ito na ba yung tatalo, ang dami nagsasabi na ito na yung tatalo ganyan. Sabi naman actually speaking for Barbie, the whole set, the whole cast, the whole team, production and kay director, hindi yun namin inaasam na matalo. Kumbaga sa amin kasi, matagal, kumbaga alam namin, malakas talaga sila. Kumbaga, kumbaga parang, pinchano yun eh, diba? So kami, ang ano namin, ang goal namin, kahit lumaban lang po kami. Kumbaga, mas importante sa goal. Ang sabit goal namin, maka-inspire ko. Kasi sobrang inspiring ng kwento ng Haramiya. And alam namin na kahit madami pong bashers, sa totoo lang, madaming memes, madami natutuwa, pero kalahati nun bashers din. Pangmutya, di ba po? Pero sinasabi namin na ako, personally, naniniwala ko na balang araw, yung mga bashers na yan, isang araw, manonood sila para mambash, curious sila, ano ba itong nilalight-light ko itong tsaka na to? Tapos pag nakita nila, kasi yun yung paniniwala namin eh. Makikita nila yung pinaglalaban namin na hindi naman, di ba? Kumbaga, makikita nila yung weight kung bakit namin sinasabi na bigyan nyo ng chance, maganda, kailangan nyo lang makita, kailangan nyo lang tingnan eh. So, ayun po. Palit na ba yung love team? Back to love team na ba kayo dalawa? Reunion niya after a love team. Sabi sa akin na sila yung makasama ko, yung Jackie at si Nina. Jackie? Opportunity na binigay sa akin ng Jimmy. First serya ko dito. Ganda. So napaka-comfortable na. Mas madali matrabaho. Kamusta yung sa Bali kaninyo bilang love team? May excitement ba? Ako na-excite ako. May gusto ba kayo ma-discover sa isa't isa? Parang kasi ano yung coffee na kami sa isa't isa, so hindi na kailangan talaga. Ayun nga yung pagkilalanin niyo kayo sa isa. Kasi mas nakaka-affect ko sa trabaho. So mas madali magtrabaho talaga kung friends na kami. Is there something yung role mo dito? Parang tinistera something yung role mo? Oo nga eh. First time no sa akin. Kaya medyo na-pressure din. Pero tsaka ano yun eh, konyo-konyo na ano eh, rich kid. So talagang medyo nahihirapan din ako kung paano ano yung atake ng karak. Pero gagawin ko naman po yung test. And ano pa yung mga abangan sa ibang tao talaga? Ano pa yung, paano noon ba to? Ano ba yung aabangan? Ano ba yung aabangan sa mga eksena niyo sa movie? Siyempre, kailangan nilang kapapasok ko. Yung lahat sila nakagano'n lang? Oo nga, di ba? Nag-aantay na ako magtanong. May idea ba? Kung ano, paano namin may encounter si Mia? Kasi siya yung nasa likod niya. At ano yung magiging reaction namin? Ayaw lang namin sabihin kasi talagang yun yung point. Pero ngayon may mga na-shoot ka na na scenes ikaw? Actually, meron na po. Okay. Pero yung kasama ko sila, hindi pala. Katulad ng mga scenes na pinapakita pala sa trailer. Pala sa inyo pala. So next week, the week after next na pala? Siguro kami nila dyan. Lahat po kami actually week 2 pa, sa dulo pa. Kasi pinakita talaga namin yung week 1 talaga maganda yung pag-establish. Talaga maintindihan na gano'ng mga kapusunan. Paul, yung character mo, chick boy ba? Or may pagkaganon. Kasi athlete na rich team niya. Effortless. Hindi nga eh, kasi napaka-loyal ako tao. yun yung ano yun, pinakamahirap sa character. So, ayun. I feel you, bro. Yun yung mahirap din eh, tsaka yung pagkakonya medyo. Sinabi ni Barbie kanina, may laban daw kayo dito ni Jack. Anong klaseng laban to? Abs to abs? Abs to abs. Ang mga nila yan kasi athlete yung role ko dito. At magpinsan kami ni Jack. So, ayun, may mga eksena rin kami ni James. So, yun yung mga bagay. So, ano, parami ng abs na to? Oo, parami yan. 10 to 12, diba? Siyempre, isang karangalan din na abs ng bayan ang makakasabay ko sa akin. Ibig sabihin,
maganda na talaga yung pagka-abid ko kasi isang Jack Roberto na yun. Pambansang abs? Oo, pambansang abs. So double training ka na, double abs ka na. Oo, double training. Tsaka, tinutulungan din naman ako ni Jack. Pagka tenga kami sa taping ni gym kami minsan apat. Pag kami oras. Ayun, nag-workout kami. Supportahan naman po kami sa isa't isa. Yun yung maganda. Paano ka nakarelate sa karakter mo bilang si Mia dito sa Tony sa Mia? Actually, doon lang ako nakaka-relate sa part na nakakatawa siya. Yung mga ano niya, comedy na banat niya, na mga hirit niya, mga lines niya. Pero sa totoo lang, dito sa role na to si Mia, hindi ako sarili ko. Nagmo-morph ako into my ate. Siya po talaga sinabi peg ko mo. Si ate po talaga ang peg ko dahil kay ate ko nakita yung maldita magsalita, maldita tumingin, pero mabuti yung intention niya. Kumbaga ganun lang talaga siya, kumbaga hindi niya sa akin, tsaka ng makeup mo. Pero ibig niya sabihin, hindi ka nga dito, gamitin at aayusan niya ako. Kumbaga parang ganun, may mga taong ganun magsalita, may mga taong ganun lang talaga sila. Pero taliwas yung gusto nilang, kumbaga taliwas yung laman ng puso nila, magubait siya ng tao. So sabi ko kay ate, naku, ikaw na ikaw. So pag naglalain ako, kung ano yung nakikita ko sa ate ko, ganun po yung lumalabas. Saktong siya yung, kasi naghahanap kami ng peg kung sinong okay na na-i-base ang character na mga gusto naming artista, kahit Hollywood or dito man. Wala na akong iba naisip kundi ate ko po. Ganun-ganun siya magsalita at kahit yung mga banat niya minsan nakakairita. Pero nakakatawa yung mga words na choice of words niya. Parehong-pareho kay Mia. Kaya matutuwa si ate. Kasi parang siguro pero kayo may teleserye ngayon, di ba? Are you looking forward na magkatrabaho kayo sa one teleserye? Kami po ng ate ko. Sumabi, diba? Nag-work kami 2 times pa lang. Isa sa Dear Oge, which is comedy na sobrang nag-work. Thankfully, ang taas mo ratings namin, nakakatawa daw. So, ang saya namin. Pangalawa, first time namin mag-drama. Sa wish ko lang po, hindi ko alam kung nakita na yun, yung episode namin na yung bayaw niya ni-rape, yung bayaw ko ni-rape ang asawa niya. So, yun po, sana mabigyan kami ng chance, kahit another guestie, or kahit, so, in kahit one support area, lang kami, kahit support lang kami, basta kaming dalawa magkasama, masaya na po kami. Sino mas magaling na kontrabida sa inyong dalawa? Bibigay ko sa kanya yung acting, ako sa pagkanta eh. Ganun kami, siya mas magaling sumayaw, mas magaling kumarte, kanta na lang ako, di ba? Siya po, hindi naman ako, siya lagi ang standard ko ng magaling. So, feeling ko, ganun yung gagawin niya sa eksena. Tapos nagawa ko. Okay ako yun. Kumbaga, ate ko nga, all the way. Any Valentine's plan kayo? Ngayon, after? Or meron din? Valentine's plan? Siyempre, no. Actually, ngayon, kayo ba dalawang magdadate? Ay, kayo ba dalawang? Actually, may plan po kami. Kaka-computer po kami. Ako, matutulog na lang. Matutulog. Lagi po siya nagpe-prepare before taping eh. Hindi po siya nakakatulog, kakabasa niya ng script. Medyo sobrang dedicated ni Paul. Minumang pala. Ano masabi doon, Paul? Actually, totoo yun. Talaga focus mo na ako sa sarili. Ayan. Totoo ko may peg. Kakasabi mo medyo konyo. Actually, sino ba? Actually, wala naman po. Pero tinitingnan ko yung mga iba kong kaibigan na konyo na medyo rich kid na iba magsalita yung parang konyo. Tinitingnan ko na sila kung paano ba? Paano ba? Example? Actually, I don't know. Actually, I don't know. Diba? Ganun. Talagang binabase ko lang sa script. Tapos tinatanong ko naman alas everyday. Every taping ko sila, direct ko. Direct ko kayo mga gamit ko. Nakikita naman tayo pag na-difference sa character namin. Sinasabi lang, okay naman. Yung pangalan na ba yung love team yung mga yung pangalan na yung love team ba? Dati pa may ay, may yung dati. Sa kabila po siya. Polkadots? Polka. Polka daw po. Pwede ba kayo mag-ano? Kissing scene? Paano? Ay. Depende pa. Parang si Mika yung Lipa, ikaw, Paul. Depende pa yan. Ano yung magiging gusto ng manager. So sa career niya, definitely wala. Parang hirap naman dalawa kayo. Kasi si Barbs din eh, parang hindi pa ready din si Barbs eh. Kasi medyo pambata itong
Medyo pambata to. Fantasy. Oo, oh, fantasy. Fantasy. Diba? Sa ano lang po, naghahalikan. Nakita mo po to sa Karamia eh. Ito medyo na, di ba? Mo mabigyan para ka ng mga chances na mapakita na yung mga mature-mature. Comment mo pala doon sa mga memes. Ang daming memes, di ba? Isa lang po masasabi ko, sana mas maayos-ayos yung ngiti ko doon sa mukha kong kumalat ka. Di ba parang nababahan nyo doon sa ito? Kung masaya ka ba? Hindi ka ba masaya? Di ba po? Yun lang, yun yung comment ko. Sana inayos-ayos ko yung ngiti ko, di ba? Kasi na-plaster sa harap ng jeep, na-plaster sa kung saan-saan, di ba po? No-offend ka? No! Ako kasi, gusto ko talaga maging comedy star. Natutuwa kasi ako sa ganun eh. Kung nakikita nyo po yung Instagram ko, yung YouTube ko, pero walang kwenta-kwentang bagay. Ayun po, nakakatuwa na naaaliw sila. Kaya nga ako yung, actually ako yung pinakapatola po sa aming apat. Talagang nire-repost ko lahat. Kasi sinisend nila eh, natutuwa ako. Natutuwa po kasi ang saya mag-entertain ng tao kahit, alam mo yun, kahit parang hindi naman sila, parang pinititripan na nila ako eh. Pero natutuwa po, natutuwa po kami. Okay, invite na lang kayo. Please invite them to watch. Ayan. Sana po abangan nyo Karamia, Feb 18 po, Monday na yan. Yes. Pagkatapos ng 24 oras, Monday to Friday po yan. Abangan nyo po ako as Chino. Ako po as Mia. Sana po supportahan nyo po. And sana patuloy po nating gawa ng memes, gawa ng kung ano trailer. At ganda naman yung itsura mo. Sana po i-edit yung ngiti ko. Hindi, sana po tuloy-tuloy lang. Kasi naniniwala ako sa power ng social media. Diba? Ibang klase na siya ngayon eh. So ayun, malaking-malaking bagay po. So maraming salamat. Sana sakyan natin lahat ng yung mga eksena. Masasagot din yung mga tanong nila paano ba mag-toothbrush. Kami po bahala dyan. Paano matulog? Lalagyan namin sa script. Sabi ko masasagot ba yan na isa puso nyo, isa yun, diba? Diba po. Actually, kita po nila. Thank you. Thank you.